Okay, hello po. Shout out sa ating lahat, mga kalinga, mga kaibigan. Paki-subscribe po, RP Max Vlogs. Alright, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlogs. May kalaw, shout out po sa ating lahat, guys. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Mikalaw, shout out din po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ma'am Edna. At sa inyong lahat po, guys, ay binabati ko po kayong lahat. Okay? So ito, guys, ano, meron po tayong konting reaction dito nga sa vlog ni Kalingap Rob, kung saan may pina-injectionan po sila, no, bago itong si Dimi. Okay, pina-injectionan po ni Kalingap Rob, kasabay po, no, ng pag-injection kay Rina, kay Rubilin, doon nga sa bahay ni Rubilin, okay? At sa nilagay nga po natin dyan sa thumbnail, guys, Dimi, nasapian kaya si Dimi, okay? Kanino ang nakakatakot na boses, okay? So, bago po natin gawa ng reaction, guys, panoorin muna natin sandali itong video clip na ito, okay? Iba yung show lang mag-isa. Alin doon? Ibig ko na, ano? Nag-iisa ka, mabalik ko dito. Nag-iisa ka, may naririnig ka. Kumakausap sa'yo. Anong mga sinasabi? Okay, so dyan po, guys, ano, narinig po natin, meron pong kakaibang boses. Okay, totoo po yan, no? Kakaibang boses. At nung una, iniisip ko galing sa ibang tao. Pero noong pinakinggan ko talaga ng ano, at saka titina mo yung timing, no, yung pagbikas ng labi ni Dimi, doon mo ma-realize o mapansin, guys, na ang nagsalita si Dimi. Okay, pero ang tanong, bakit ganun yung boses, no? Parang hindi sa kanya. Okay. Para bang may ibang espiritu, no? Parang ganun, no? Parang may ibang espiritu ang pumasok sa kanya. Okay? Hindi kaya ganun nga, no? Okay. Now, bago itong pangyari na to, guys, bago itong video na ito, meron ding isang scenario, few minutes, no, mga ilang minuto bago mangyari ito. Ito, guys, panoorin natin sandali. Nasaan ka na? Okay, so dito nga sa video na ito, guys, si Dimi, hindi lang siya masyadong na-focus, pero pumunta po siya sa bandang likod at sumigaw po. No? Wala naman sigurong ibang tao na sumigaw, no? Wala namang ibang tao na sumigaw doon sa paligid. Maliban na lang yung mga kasamahan po natin dyan, mga kalinga partners, magpatunay na may ibang tao na sumigaw. Pero sa nakikita ko, no, nakikita ko sa video, parang si Dimi din ang sumigaw. Pero napansin nyo ba, guys, ang boses na lumabas, kakaiba po, boses lalaki. Napansin nyo ba yun? Boses lalaki. At meron siyang sinasabi na hindi natin maintindihan. Okay? So, dalawang instance o dalawang pagkakataon kung saan may lumabas sa bibig ni Dimi na ibang boses. At yung dalawang boses na yun, magkaiba din. Itong yung unang video na pinlay ko, parang medyo paos, no? At parang babae ba yan o lalaki ba yung boses na yan? Pero yung pangalawang video naman na pinlay ko, parang medyo bata-bata pa, no? Medyo bata-bata pa yung boses na sumigaw, no? Pero parang lalaki. Okay? So, yun ngayon ang malaking katanungan, guys. Okay? Ano yung boses na yun? Yun ba ay boses ng kakaibang espiritu? Oh, no! O demonic spirit, ika nga, na pumasok sa katawan ni Dimi? Okay? Bigyan natin, guys, ng konting opinion itong mga tao na naposes ng mga kakaibang espiritu. Ang tanong, ito ba ay totoo? Hindi ba ito kathang isip lang? Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, kahit dyan sa New Testament times, no, sa panahon po ni Kristo, marami po si Kristong ginagamot, no, na mga taong may sakit, at kasama na po dyan yung mga taong nasasapian po ng demonyo. Kasama po doon sa pinapagaling ni Kristo. At ano po yung mga karakteristik ng mga taong nasasapian sa time ni Kristo? Yung iba, parang meron silang mga parang epilepsy. Okay?
Kung maalala nyo sa video, kung napapanood nyo yung mga biblical videos, meron pong senaryo kung saan may lumapit kay Kristo, no? Base doon sa reenactment nga sa video, kung saan may isang bata na sumuka, parang halos ilabas yung dila, no, sa harapan ni Christ. At pinagaling niya ito, okay? Ginamot niya ito, okay? So, parang meron silang epilepsy, okay? So, ganun, yun yung isa sa mga katangian ng mga taong napoposes, okay? Yung iba naman na nakikita natin as per reading, no, sa Bible, meron namang iba, parang meron silang mental illness, okay? So, hindi naman po ibig sabihin, guys, porque may mental illness, posis ka ng evil spirit. O di kaya, porque may epilepsy ang isang bata o may seizures ang isang bata o ang isang tao, ito posis ito ng demonyo. Hindi naman po. Okay? So, siguro, depende sa situation. Parang case-to-case basis. Okay? Pinaliwanag ko lang, guys, na sa panahon ni Kristo, isa sa mga pinapagaling po niya, yung mga taong posis po ng mga demonic spirits. Okay? So, ibig sabihin, existing po talaga yan. Nasa Bible po yan. And then, panahon po nung Middle Ages, no? 13th century, 14th, 15th century, malakas po ang mga kwento nung araw kung saan marami pong recorded, no? Recorded po yan. Mga taong napupusis ika nga ng mga demonic spirits. At yung mga, actually mga pare, no? Involved pa sa tinatawag na exorcism. Dahil siyempre, no? Pinagdadasal po nila yan na lumabas yung masamang espiritu doon sa mga taong napupusis nila. Okay, so pinag-pray po ng mga pare at siguro hindi lang mga pare din ang nag-a-attempt. Pati yung mga ibang, siguro yung mga ibang Christian leaders, they tried din, they tried through prayers. Kahit naman po ngayon, makikita nyo po, kinakast out po ang mga evil spirit na minsan nanggugulo talaga sa tao. Nandiyan na po yung mga pare at kahit yung mga pastors o mga religious leaders, ginagawa po nila yan. Okay? Ika-cast out, ika nga, yung bad spirit na nagpupusis sa tao. Okay? So, ang ibig ko po sabihin, totoo po na minsan may mga tao talagang napupusis ng mga demonic spirits. Okay? Now, ngayon, ito naman kay Dimi. Hindi po natin sinasabi, guys, napusis na po ito si Dimi. Okay? Ang argument ko po dito, o ang opinion ko po dito, possibly o baka, no, baka na posis ito dahil nga dito sa mga naririnig natin, okay, na kakaibang boses po ang lumalabas sa kanya. Okay, sa nababasa ko po sa mga comments, no, sa mga reaction o di kaya sa video ni Kalinga Prab, may mga nag-comment na talagang dapat yata ipag-pray, no, ipa-bless itong bahay ni Rina o di kaya ipag-pray over, no, itong si Rina at saka itong si si Dimi. Okay? Ipag-pray over nang sa ganon na i-try na i-cast out, no? Hindi naman natin sinasabing may evil spirit na nga dyan, pero baka nga, no? Baka nga may demonic spirits na nag-possess sa kanila, nag-afflict sa kanila o nanggugulo ika nga. Kaya naman nagkakaganon po sila. Dahil base nga po dyan sa naobserbahan natin na may kakaibang boses, ayan po ay isang palatandaan ng isang tao ay napupusis po ng bad spirits, no? Pagka may mga boses na kakaiba na lumalabas. Minsan boses lalaki, boses matanda, o kung ano-anong boses yung lumalabas sa isang tao. Ibig sabihin, iba-ibang espiritu posible ang nagpusis sa kanya. Okay? Hindi natin kinukonclude, guys. Ulitin ko lang po. Hindi po natin kinukonclude na si Dimi ay napusis. Kundi baka. Posible. Okay? So, wala naman pong masama siguro kung ipag-pray over si Dimi. Okay? Na kung meron man itong mga bad spirit na nag-afflict sa kanya, nanggugulo sa kanya, so, ay, yun na po, guys, ang ating reaction, ating comments dyan po sa video na yan ni Kalinga Prab. 7 days ago po yan na video ni Kalinga Prab. Kaso lang po, sa kabisihan po talaga, ang hirap po talaga maghanap din ng pagkakataon o panahon kung saan makapag-upload po kami o makagawa po ng aming reaction. Okay, so, pagpasensyahan nyo na po na hindi kami maka-upload ng regular dahil nga po sa kabisihan namin sa itong event po na gagawin po ng Qatar itong after 2 days
na World Cup, no, FIFA. Isa po 'yan sa pinakamalaking sporting event na gagawin po, no, dito sa Qatar. FIFA or World Cup 2022. Kaya busy din talaga kami, and in fact, no, hindi kami makapag-live na tuwing Martes o Biyernes ng hapon dahil nga sa schedule namin. So siguro magre-resume kami ng regular schedule namin ni Sir July after na po ng December 20. Okay. Yun na po yung time na matapos na po ang World Cup, no. Isang buwan po 'yan na maglalaban po talaga ang 32 countries. Okay? So yun lang po guys ang ating reaction dyan po sa issue na yan ni Dimi. Sa mga bago lang po dito guys, huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang aking munting channel, at pakisuportahan na din po ang aming ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At sa mga kasamahan ko din po sa Kuos, padala na lang po guys ang aming mga channels para masuportahan po natin. At bago ko po yan, itong video na to, meron lang po akong mga isa-shoutout. SBeats exclusive. Walang hindi makakaya, siya ang inyong kasama kahit... Alright, so muli guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-comments, pag-likes, pag-share, at lalong-lalo na po, no, sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Okay? So ingat po tayo kung nasaan mo tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.